Buksan mo nang malaman mo ang tinutukoy ko. Pakinggan mo para malaman mo ang ninanais ko. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Kabanata 1, ang mga salita ng pagpapala ni Enoch, kung saan binasbasan niya ang mga hinirang at matuwid na mabubuhay sa araw ng pagdurusa. Kung saan ang lahat ng masasama at walang Diyos ay aalisin. At kanyang sinabi ang kanyang talinghaga, at sinabi, narito, isang matuwid na tao, na ang mga mata ay binuksan ng Diyos. Ay nakita ang pangitain ng banal sa langit, na ipinakita sa akin ng mga anghel, at mula sa kanila ay narinig ko ang lahat ng bagay, gaya ng nakita ko, ngunit hindi para sa lahing ito, kundi para sa isang malayong henerasyon na darating. Tungkol sa mga hinirang ay sinabi ko, at isinaysay ko ang aking talinghaga tungkol sa kanila, ang banal na dakila ay magmumula sa kanyang tahanan. At ang walang hanggang Diyos ay yumuyukod sa lupa, kahit sa bundok ng Sinai, at lumitaw mula sa kanyang kampo, at lumitaw sa lakas ng kanyang kapangyarihan mula sa langit ng langit. At lahat ay sasaktan ng takot at ang mga tagamasid ay manginginig, at ang malaking takot at panginginig ay aagaw sa kanila hanggang sa mga dulo ng daigdig. At ang mga mataas na bundok ay manginginig, at ang mga mataas na burol ay bababa, at matutunaw tulad ng wax sa harap ng siga at ang buong lupain ay susunugin, at ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa ay mapapahamak. At magkakaroon ng paghatol sa lahat ng tao. Ngunit sa matuwid ay gagawin niya ang kapayapaan. At protektahan ang mga hinirang, at ang awa ay mapapasa kanila. At silang lahat ay magiging sa Diyos. At sila ay pupulungin, at silang lahat ay pagpapalain. At tutulungan niya silang lahat, at ang liwanag ay lalabas sa kanila, at gagawin niya ang kapayapaan sa kanila. At masdan, dumating siya na may 10,000 ng kanyang mga banal upang maisagawa ang paghatol sa lahat, at upang sirain ang lahat ng di makadiyos. At upang mahatulan ang lahat ng laman sa lahat ng mga gawa ng kanilang kalikuan na kanilang ginawang masama. At tungkol sa lahat ng matitigas na bagay na sinalita ng mga makasalanan na makasalanan laban sa kanya. Kabanata 2, pagmasdan mo ang lahat ng magaganap sa langit, kung hindi nila binabago ang kanilang mga ligiran, at ang mga luminarya na nasa langit. Kung paano ang lahat ng ito ay tumaas at itinakda sa bawat isa sa kanyang panahon, at hindi lumalabag sa kanilang itinalagang kaayusan. Masdan mo ang lupa, at pakinggan mo ang mga bagay na nangyari sa mga ito, mula sa una hanggang sa huli, kung gaano ka matatag, kung paanong wala sa mga bagay sa mundo ang nagbabago. Ngunit ang lahat ng mga gawa ng Diyos ay lumitaw sa iyo. Narito ang tag-init at taglamig, kung paanong ang buong lupa ay napuno ng tubig, at ang mga ulap at hamog at ulan ay nakahiga dito. Kabanata 3, pagmasdan at tingnan kung paano, sa taglamig, ang lahat ng mga puno ay tila baga sila ay nalanta at nagbuhos ng lahat ng kanilang mga dahon, maliban sa 14 na puno. Na hindi mawawala ang kanilang mga dahon kundi panatilihin ang mga lumang mga dahon mula sa 2 hanggang 3 taon hanggang sa dumating ang bago. Kabanata 4, at muli. Sundin mo ang mga araw ng tag-init kung paano ang araw ay nasa ibabaw ng lupa sa tapat nito. At humingi ka ng lilim at kanlungan dahil sa init ng araw, at ang lupa ay nasusunog din ng lumalagong init. At sa gayon ay hindi ka maaaring magyapak sa lupa, o sa isang bato dahil sa init nito. Kabanata 5, pansinin ninyo kung paano ang mga puno ay nagtatakip ng mga luntiang dahon at namumunga. Kaya't pakinggan ninyo at kilalanin ang lahat ng kanyang mga gawa, at kilalanin kung paanong siya na nabubuhay magpakailanman ay ginawa silang gayon.
at ang lahat ng kanyang mga gawa ay nagpapatuloy sa ganito taon-taon magpakailanman, at lahat ng mga gawain na kanilang gagawin para sa kanya, at ang kanilang mga gawain ay hindi nagbabago. Ngunit ayon sa ipinag-utos ng Diyos ay gayon ginawa. At masdan kung paano nagagawa ang gayong paraan sa dagat at sa mga ilog at hindi pinalitan ang kanilang mga gawain mula sa kanyang mga utos. Datapo at kayo'y hindi naging matatag, ni nagsisunod man ng mga utos ng Panginoon. Ngunit kayo'y nagsihiwalay at nangagsalita ng mga palalo at mahigpit na salita sa iyong malinis na bibig laban sa kanyang kadakilaan. Oh, kayo'y matigas ang puso, ay hindi kayo makakasumpong ng kapayapaan. Kaya't gagawin ninyo ang inyong mga araw, at ang mga taon ng iyong buhay ay mapapahamak. At ang mga taon ng iyong pagkalipol ay mapaparami sa walang hanggang pagpatay, at hindi kayo makakasumpong ng awa. Sa mga araw na iyon ay gagawin mo ang iyong mga pangalan na walang hanggang pagsumpa sa lahat ng matuwid, sa pamamagitan mo ay dapat na ang lahat na sumusumpa, sumpa. At ang lahat ng mga makasalanan at walang Diyos ay magpaparatang sa iyo. At para sa iyo ang walang Diyos ay magkakaroon ng isang sumpa. At lahat ay magagalak. At magkakaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan, at bawat awa at kapayapaan at pagtitiis, at magkakaroon ng kaligtasan sa kanila, isang magandang ilaw. At para sa lahat ng mga makasalanan ay walang kaligtasan, ngunit sa iyo lahat ay mananatili sa isang sumpa. At ngunit para sa mga hinirang ay magkakaroon ng liwanag at kagalakan at kapayapaan. At sila ay magmamana ng lupa. At pagkatapos ay magkakaroon ng kaloob sa karapat-dapat na karunungan, at silang lahat ay mabubuhay at hindi na muling magkasala. Alinman sa pamamagitan ng kasamaan o sa pamamagitan ng pagmamataas, ngunit ang mga pantas ay magiging mapagpakumbaba. At hindi na sila magsisalang sang muli, o magkakasala man sila sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. Hindi rin sila mamamatay at magpapakabanal at hindi magagalit. Ngunit dapat nilang makumpleto ang bilang ng mga araw ng kanilang buhay. At ang kanilang mga buhay ay tataas sa kapayapaan, at ang mga taon ng kanilang kagalakan ay madaragdagan, sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan, sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. Kabanata 6, at ito ay nangyari na. Nang ang mga anak ng mga tao ay dumami na sa mga panahong iyon ay ipinanganak sa kanila ang mga magagandang babae. At nakita ng mga anghel na mga anak ng langit. At nangagtaka sa kanila, at nangag-usapang at sinabi, magsiparito kayo, tayo'y pumili sa atin ng mga asawa mula sa mga anak ng mga tao, at tayo'y magkaanak. At si Semjaza, na kanilang tagapanguna, ay nagsabi sa kanila, natatakot, ako na hindi kayo ay sumasang-ayon na gawin ang gawaing ito. At ako lamang ang magbayad ng parusa ng isang malaking kasalanan. At silang lahat ay sumagot sa kanya at nagsabi, magsumamo tayong lahat. At talikdan ang lahat ng ating sarili sa pamamagitan ng pagbubuklod hindi upang iwanan ang planong ito kundi gawin ang bagay na ito. Pagkatapos sumumpa silang lahat magkakasama at nakatali ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kapwa-pantay sa mga ito. At silang lahat ay nasa 200 na bumaba sa mga kaarawan ni Jared sa tuktok ng bundok Hermon, at tinawag nila itong bundok Hermon. Sapagkat sinumpaan nila ang at nakagapos sa kanilang sarili sa pamamagitan ng magkaparehong marka dito. At ang mga ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno, si Samlezas na kanilang pinuno, si Arakalba, at si Ramesel, si Kafliel, si Tamlel, Ramlel, Danel, Ezekiel, Berekihel, Asael, Armeros, Bat-Arel, Ananel, Zakel, Samsepil, Setarel, Terel, Jomjel. Ito ang mga 10 pinuno nila. Kabanata 7.
at ang lahat ng iba pa na kasama nila ay nagsipag-asawa sa kanilang sarili. At ang bawat isa ay pumili ng isa para sa kanilang sarili. At sila ay nagsimulang pumasok sa kanila at nilapastanganan ang kanilang sarili sa kanila, at tinuruan nila sila ng mga kagandahan at mga pangakit, at pagputol ng mga ugat. At ginawa itong pamilyar sa mga halaman. At sila ay nabuntis, at sila ay nagdala ng mga dakilang mga higanti, na ang taas ay 3,000 pulgada, na sinupok, ang lahat ng pagkuha ng mga tao. At kapag ang mga tao ay hindi na makapagpapanatili sa kanila, ang mga higanti ay lumaban sa kanila at sinupok ang sangkatauhan. At sila ay nagsimulang magkasala laban sa mga ibon at mga hayop at mga reptilya at mga isda at upang lamunin ang laman ng isa't isa at uminom ng dugo. Nang magkagayon ang lupa ay nagbigay ng akusasyon laban sa mga walang batas. Kabanata 8. At si Azazel ay nagturo sa mga tao upang gumawa ng mga tebak, at mga kutsilyo, at mga kalasag, at mga baluti, at ipinaalam sa kanila ang mga metal ng lupa at ang sining ng paggawa nito. At mga pulseres, at mga palamuti, at paggamit ng antimonyo, ng mga talukap ng mata, at lahat ng uri ng mahal na mga bato, at lahat ng pangkulay sa mukha. At nagkaroon ng maraming pagkawalang Diyos. At nakagawa sila ng pakikiapid, at sila ay naligaw, at naging masama sa lahat ng kanilang mga lakad. Si Semjaza ay nagturo ng mga pang-aakit, at mga pinagputulan ng ugat. Armeros ang paglutas ng mga pang-aakit, Berekihel, itinuro, astrolohiya, Cokeable ang mga kalawakan, Ezekiel ang kaalaman sa mga ulap, Erekil ang mga palatandaan ng lupa, Shamsil ang mga palatandaan ng araw, at Sariel kurso ng buwan. At habang ang mga tao ay nawala, sila ay sumigaw, at ang kanilang daing ay umakyat sa langit. Kabanata 9. At pagkatapos ay sina Miguel, Uriel, Rafael, at Gabriel ay bumaba mula sa langit at nakita ang maraming dugo na ibinuhos sa lupa, at ang lahat ng kawalan ng batas ay ginawa sa lupa. At sinabi nila sa isa't isa, hinawa ng lupa ng walang naninirahan na iyak ang tinig ng kanilang pagtawag sa mga pintuan ng langit. At ngayon, sa iyo, ang mga banal sa langit, ang mga kaluluwa ng mga tao ay nagsusuot, na nagsasabi, dalhin mo kami sa harap ng kataas-taasan. At sinabi nila sa Panginoon ng mga kapanahunan, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, at Diyos ng mga kapanahunan, ang trono ng iyong kaluwalhatian, tumayo, sa lahat ng mga henerasyon ng edad. At ang kanyang pangalan ay banal at maluwalhati at binasbasan hanggang sa lahat ng panahon. Ginawa mo ang lahat ng bagay, at may kapangyarihan ka sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng bagay ay hubad at bukas sa inyong paningin, at nakita ninyo ang lahat ng na mga bagay, at walang nakatago mula sa iyo. Nakita mo kung ano ang ginawa ni Azazel, na nagturo ng lahat ng kalikuan sa lupa at ipinahayag ang mga walang hanggang lihim na naitatag sa langit, na pinagsisikapang matutuhan ng mga tao, at si Semjaza, na pinagkalooban mo ng autoridad upang mamuno sa kanyang mga kasamahan. At sila ay pumunta sa mga anak na babae ng mga tao sa ibabaw ng lupa, at natulog na kasama ang babae. At nilapastangan ang kanilang sarili, at ipinahayag sa kanila ang lahat ng uri ng kasalanan. At ang mga kababaihan ay mayroong na mga tuhod, at ang buong mundo ay napuno ng dugo at kalikuan. At ngayon, narito, ang mga kaluluwa ng nangamatay ay umiiyak at nagsusuot sa mga pintuang daan ng langit, at ang kanilang mga pag-iyak ay umakyat. At hindi maaaring tumigil dahil sa mga gawa ng kasamaan na gawa sa lupa.
at alam ninyo ang lahat ng bagay bago sila mangyari, at nakita ninyo ang mga bagay na ito at pinahintulutan mo sila. At hindi mo sasabihin sa amin kung ano ang aming gagawin sa kanila tungkol sa mga ito. Kabanata 10, nang magkagayon ay sinabi ng kataas-taasan, ang banal at dakilang isa ay nagsalita, at ipinadala si Oriel sa anak ni Lamech, at sinabi sa kanya, pumunta ka kay Noe at sabihin sa kanya sa aking pangalan, itago mo ang iyong sarili, at ihahayag mo sa kanya ang wakas na nalalapit, na ang buong lupa ay malilipol. At ang baha ay malapit nang dumating sa buong lupa, at pupuksain ang lahat na nasa ibabaw nito. At ngayon turuan mo siya na makatakas siya at ang kanyang binhi ay mapangalagaan para sa lahat ng henerasyon ng mundo. At muli sinabi ng Panginoon kay Raphael, buhatin mo ang kamay at paa ni Azazel. At itapon mo siya sa kadiliman, at magbukas ka ng isang pambungad sa desyerto, na nasa Dudael, at itapon mo siya roon. At ilagay sa kanya magaspang, at matutulis na bato, at masakop siya sa kadiliman, at ipaalam sa kanya manatili doon magpakailanman, at takpan ang kanyang mukha upang siya, hindi makita ang liwanag, at sa araw ng dakilang paghatol ay ihahagis siya sa apoy. At pagalingin ang lupa na pinasama ng mga anghel, at ipahayag ang pagpapagaling sa lupa, upang pagalingin nila ang salot. At ang lahat ng mga anak ng tao ay hindi mapahamak sa lahat ng mga lihim na bagay na ipinahayag ng mga taga-subaybay at nagturo sa kanilang mga anak. At ang buong lupa ay napahamak sa pamamagitan ng mga gawa na itinuro ni Azazel, sa kanya'y igagawad ang lahat ng kasalanan. At sinabi kay Gabriel ng Panginoon, magpatuloy ka laban sa mga bastardo at mga sumuwaay, at laban sa mga anak ng pakikiapid, at sirain, ang mga anak ng pakikiapid at, ang mga anak ng mga tagamasid mula sa mga tao, at papatnubayan sila. Ipadala sila isa laban sa isa na maaaring sila sirain ang bawat isa sa labanan, para sa haba ng araw ay hindi sila magkaroon. At walang kahilingan na sila. Ang kanilang mga ama, ay gumawa sa iyo ay ibibigay sa kanilang mga ama para sa kanila, sapagkat umaasa silang mabuhay ang buhay na walang hanggan. At bawat isa sa kanila ay mabubuhay na 500 taon. At sinabi ng Panginoon kay Miguel, pumunta ka. Atali si Semjaza at ang kanyang mga kasamahan na nagkakaisa sa kanilang sarili sa mga babae upang labis na nadumihan ang kanilang sarili sa kanila sa lahat ng kanilang karumihan. At nang ang kanilang mga anak ay nagkasala ng isa't isa, at nakita nila ang pagkalipol ng kanilang mga minamahal, pagbigkis nila ng mabilis sa 70 henerasyon sa mga libis ng lupa. Hanggang sa araw ng kanilang paghatol at ng kanilang katuparan, hanggang sa paghuhukom na para sa kailanman at kailanman ay natapos. Sa mga araw na iyon sila ay dadalhin sa kalaliman ng apoy. At sa paghihirap at sa bilangguan na kung saan sila ay hahadlang magpakailanman. At sino man ang hahatulan at pupuksain ay darating mula ngayon hanggang sa katapusan ng lahat ng henerasyon. At sirain ang lahat ng mga espiritu ng walang pagsalang at ang mga anak ng mga tagamasid, dahil sila ay nagkasala sa sangkatauhan. Alisin ang lahat ng mali mula sa mukha ng daigdig at tapos na ang bawat masasamang gawain, at lumitaw ang halaman ng kabutihan at katotohanan, at ito ay magiging isang pagpapala. Ang mga gawa ng katwiran at katotohanan ay itatatag sa katotohanan at kagalakan magpakailanman. At pagkatapos ay tatakas ang lahat ng matuwid. At mabubuhay hanggang sa magkaroon sila ng 1,000,000 mga bata, at lahat ng mga araw ng kanilang kabataan at ang kanilang katandaan maghahanap sila ng kapayapaan. At pagkatapos ang buong lupa ay gagawin sa katwiran, at lahat ay itatanim na may mga punong kahoy at magiging puno ng pagpapala. At ang lahat ng mga mainam na puno ay itatanim doon.
at sila'y magtatanim ng mga puno ng ubas sa ibabaw ni Yaon, at ang puno ng ubas na kanilang itinanim doon ay magbubunga ng alak na sagana. At tungkol sa lahat ng binhi na naihasik sa ibabaw ng bawat sukat, nito, 1,000, at bawat sukat ng mga olibo ay magbubunga ng 10 piraso ng langis. At linisin mo ang lupa mula sa lahat ng pang-aapi, at mula sa lahat ng kalikuan, at mula sa lahat ng kasalanan, at mula sa lahat ng Diyos, at lahat ng karumihan na gawa sa lupa ay sirain mula sa lupa. At ang lahat ng mga anak ng tao ay magiging matuwid, at lahat ng bansa ay maghahandog ng pagsamba at pupurihin ako, at lahat ay sasamba sa akin. At ang lupa ay lilinisin mula sa lahat ng karumihan, at mula sa lahat ng kasalanan, at mula sa lahat ng kaparusahan, at mula sa lahat ng pagpapahirap. At hindi na ako magpapadala muli sa kanila mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon at magpakailanman.